na hawakan or buksan ang tabernacle. Sino yung piling magbukas niyan? XEM. Pag sinabi pa, sinabi na, uy, buksan mo. Tingnan mo nga, kasi nag-prepare tayo ng host dito. Tawagin mo yung extraordinary ministry. Okay? Kasi wala, hindi kayo na commission for na maging extraordinary minister. Ang makabukas yan, pari, at saka yung mga extraordinary ministers. Sanctuary lang. No, pag merong tabernacle, may ilaw. Anong tawag ng ilaw doon? Sanctuary lamp. Ayan. Sanctuary lamp. Okay. Yung ilaw. Yan, baptismal font. Normally, sa umpis, tawag yan. Ano ba yan? Ano yan? Yung lalagyan ng holy water yan. Ang term yan ay? Baptismal font. Yan, binibigyan. Ha? Baptismal font. Sa mga sacred vessels naman tayo, alam niyo yan, di ba? Chalice. Huwag ka sabihin, o chalice. Okay? Pakikuha ng chalice, o alam mo na anong kukunin mo. Ano yan? Yung lalagyan ng host? Ciborium. 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 Marami, ciboria. Latin siya din, ciborium. O alam mo, o, lalagyan ng host, ang chalice, ilagay doon yung wine. Ang sa host, anong lalagyan? Ciborium. Ayan, ang tawag niyan ay? Paten. Diba doon ilagay yung big host? Paten yan. Pakihan ng paten, o, alam nyo na ngayon. Okay? Purificator. Ito yung purificator, yung ito yung nag-cover sa chalice. Normally, may cross yan sa gitna. Okay? Pag may cross sa gitna, purificator yon. Pag ang cross ay nasa gilid, no, silver sa baba, takpan pala. Pag ang cross sa gitna ng cloth, purificator. Pag ang cross ay nasa gilid ng cloth, finger towel. Finger towel. Yun ang, sa pag naghugas yung pari, di ba? Yun ang gagamitin niya. Pero ang pag-purificator, pag-purify ng chalice. Kung kayo ang naglaba, halimbawa, inutusan kayo ng maglaba, siyempre may mga maliliit na particle, hindi mo iwasan, the body of Christ yun. So pag ganyan nyo, huwag nyong ilagay sa kanal, ilagay nyo doon sa lupa. Back to earth. Diba? Ganun din, pag may mga images kayo, nasira, hindi pwede ibasura yan. Kasi na-bless yan. Either, ibaon sa lupa. Lupa. Sinong may-ari ng lupa? Earth? Yung Panginoon. Iparang ibalik sa Panginoon. Okay? Pag may mga host na hulog, na tapos napaka na, hindi na pwede kainin, i-dissolve, of course, trabaho ng pari ito, i-dissolve, pagkatapos, ang na-dissolve na siya while praying, yung tubig na yan na may na-dissolve na yung host, ibalik sa lupa. Hindi pwede sa basurahan or pwede sunugin. So, pag may, next time, pag may nakasign kayo, pag nag-hugas, hindi lang pwede sa kanal, but, or may sa halaman. Sa halaman. Basta ibalik doon sa lupa. Yun ang corporal. Hinuling dito, magandang picture na to. Yung corporal, yung malaking cloth, di ba, pag nag-upertory, ilagay ni Father yung sa gitna, yun ay corporal. Doon ilalagay yung mga ciborium, yung mga host, yung chalice. Kasi maganda nga, pag maraming kayong, halimbawa, maraming ciborium. Di ba, sometimes yung ciborium, nilalagay dito sa gilid. Mas maganda rin, sabihin nyo sa Eucharistic ministry nyo, maglapag muna ng corporal. Kasi pa doon ilapag yung sacred host. Okay? So, corporal. Pal. Yung kapal siya na i-cover doon sa patent. Tawag niyan ay? Pal. Pal. No? Philippine Airlines. Ito ay? So, lalagyan ng wine, yung tubig. Okay? Pakikuha ng Kroitz. Oh, alam niyo na. Kroitz. Ito, lababo, bowl, and finger towel, yung hugasan. Ito mga, importante yung technical, pakikuha ng hugasan, at least yung mga technical term, para pag nagko-communicate tayo sa misa, pag sinabi ng parin, can you get the lababo ball or finger towel, alam mo na, anong kunin mo? Yung towel may cross sa gilid, or yung iba, yung talagang, parang nabakara, sa Bisaya. Ngayon, yung makapal ba? Parang towel.
Ito, hindi lang alam ito, torrible at saka liturgical, yung incense. Alam na natin, sa incense, baka ba ng incense? Actually, yung incense, yung powder. Yun ang incense, yung pulboron. Ang tawag yun, torrible. Pag hindi ka marunong gumamit dito, horrible. O yung iba naman, pag ang incense, parang pag matamaan yung mukha na, kung naman yung distansya naman. Yung distansya. Torrible at saka liturgical bowl. Yung torrible, yung ginaganyan. Liturgical bowl, ito yung para siyang bangka, yan o. Bowl kasi para siyang bangka. Torrible, ito ay liturgical bowl. Pero alam, makuha ng incense. Alam, incense yung isang set. Incense yung powder. Tintindihan? Torrible, itong ginamit yan. Ang lalagyan ng powder, incense, liturgical bowl yan. Ito rin, konti lang alam ito, di ba? Nagbe-blessing tayo. Tawag yan, aspergillium. Yung ginawa ka ni Pope Francis. Aspergillium. Pero, tanongin mo iba. Hindi rin alam. Ano yung aspergillium? Technical term na. At least alam na natin. Maganda na alam natin. Ang tawag naman yung bucket, aspersorium. Yung lalagyan ng holy water. Ang tawag nito? Aspergillium. Yung sa bucket, lagyan ng holy water? Aspersorium. Ano kasi nauso na ngayon, di ba? Yung container, yung mga plastic. Di ba sa Pilipinas? Mayroon pang arabic alcohol. Di ba yung mga sa funeral? Kasi Pilipinas, funeral, lahat! Lahat ng mga kamar. Ang ginamit ng pari, lahat mga alcohol. Okay? So, yun ang term, ha? Yan, ang ginamit yan, tawag yan ay processional cross. Yung pinoprocession natin. Hindi lang kukuha ng cross para magprocession. Ito, design talaga yan for the mass. Processional cross. Okay? Yung table na ganito, pag nalan, may mga nilagay dyan, mga cruets, mga offering, tawag yan offertory table. Pakikuha nga yung offertory table. Hindi, pangalan ng table. But at least alam, offertory table, alam nila, table na may cloth na white. Offertory table. Tapos, credence. Normally, yung credence, halimbawa, ito yung altar. Bigyan namin siya pag mga altar to, right? Altar to ano? Normally, sa gilid, may maliit na table. Yun nilalagay. Halimbawa, pag walang altar servers, or normally, doon na nilalagay. Tapos, halimbawa, may altar servers, doon lang kukunin. Kasi yung dito sa Santa Teresa, yung sa inyo, doon sa likod, yung credence table nyo. Yung iba dito sa gilid. Basta yung lalagyan ng mga cruets, yung mga ciborium, yung mga chalice, tawag doon ay credence table. Ibig ready na yon. So pag kayo altar servers, puntahan nyo kung ready na lahat, kumplito na, like one time. So nagbambasa ko, akala ko yung pater may host na sa pari, pag ganyan, wala. Takbuhan pa sila. So nahinto muna yung misa kasi wala pa. So trabaho na rin yan. Although may mga na mas maganda na merong maka-sign on para to check. Okay? Always check yung pag-prepare. Holy water font. No? Aside from baptismal font, di ba sa gilid may nakalagay doon yung holy water. Of course, because of pandemic, wala muna tayong holy water font. Special places in the church. Dapat alam naman natin. Sacristy. Diba doon kayo nagbibihis. Pero ang sacristy, nandun yung mga books, mga vessels na kalagay. Okay? Dapat yung mga vestment, dapat familiarize yung sacristy. Familiarize yung sacristy. Diba? Nandiyan na yan. Sanctuary. Anong sanctuary? Diba na yung altar, buong lugar niyan, sanctuary. Off limits yan. Diba yung old natin simbahan, meron pang ganyan, may rail, tawag niyan, communion rail. No? Hindi ka pwede papasok lang doon. Kaya yun, bukas na, tawag doon ay sanctuary. Holy place yan. Ang maka-enter lang yan,
yung mga na-commission sa simbahan, altar server, lector, extraordinary minister. Yung tao, the rest in the nave. No, hindi ko nasulat yung nave. Yung tao kung saan sila, technical term doon, nave. Yun ang navigator. Nave kasi parang simbahan, parang bangka. Yan ang navy. Nave. Kung saan yung mga tao. Pero konti lang nakaalam doon. Nave, technical term lang to. Nave. Kung saan yung mga, again, alam yung sanctuary ha? Yung sanctuary. Lector, yung sinabi ko kanina. Doon magbabasa ang lector. Ambre. Ano yung ambre? Sige, sino makakuha? Nandiyan nakasulat naman. Ano yung ambre? Ito, hindi trabaho natin to, pero at least alam natin, just in case, ito yung tinatago, di ba, pag Holy Thursday, ang obispo nagbibless ng holy oil para anointing, pag-ordination, pang-binyag, pang-compil. Dito, ang ambre, yon ay lalagyan ng mga holy oil. Father, may anointing of the sick, o kailangan ng oil. Nandun sa ambre, alam mo ba yung pakikuha? At least alam mo saan yung ambre. Doon tinatago ang holy oil. Ngayon, sa liturgical books naman tayo, anong tawag niyan ay? Sacramentary. Sinong gumamit ng sacramentary? Pare. Pag sinabi, pakikuha ng sacramentary, yan, yun ang ginamit doon, yung opening prayer, yung ginamit guide sa misa. Roman Missal or sacramentary. Lectionary, sino gumamit ang lectionary? Lector. Lector, yung nagbabasa. Okay? Yung gospel book? Pare. Of course, kung may deacon, deacon gumay, or pare, gospel. Ang lectionary, yung mga first reading, responsorial, psalm, second reading. Pag gospel book, all gospel lang yun. Okay? Ngayon, sometimes sa community natin, ang pinoprosesyon, lectionary. Pero sa instruction of Roman Missal, ang iprosesyon dapat gospel book. Kaso lang, wala namang deacon ang gumadumadala, nagdadala ng gospel book, nagprosesyon yung deacon. Kasi siya magbabasa. So hindi repeat ito dalhin ng